Pa, may nanghihingi ng tips sa'yo pa. Paano daw nila ayusin yung motor nilang nabahaan? Ay, yung nabahaan? So, yung mga motor na nabahaan, ano daw gagawin nila? Ano yung mga hindi dapat at dapat gawin pag nabahaan ang isang motor? So, ganito. Sa mga nakaranas ng baha, sana mag-ingat tayo. Mga nasa lanta ng bagyo, lagi tayong safe. Halimbawa, nabahaan yung motor mo, huwag na huwag yung i-on ng susi. Pag nabahaan yan, pumasok yung tubig sa loob, kumaring i-drain nyo kaagad. I-drain nyo kaagad yung langis, i-drain nyo yung gasolina, lahat. Mga fluid, i-drain nyo lahat. Coolant, i-drain nyo lahat. Kasi ang tubig bahaan, sobrang dumi. Kumari, huwag nyo paandarin. I-drain nyo kaagad. Lahat ng fluid. Oo, tapos palitan nyo lahat ng langis. Palitan nyo yung coolant, palitan nyo yung fluid. Palitan gasolina, air cleaner, oil filters. Kumari, bago nyo gawin yan, ipakarwas mo muna, kumari, palinisan mo. Kasi napakaraming sisirain sa ano, yung tubig baha. Dumi niyan eh. Kasi kalawang. Kalawang. Sisirain yung mga bagal na hindi protected sa ano. Kalawang. Kalawang. So, i-drain nyo kaagad para ma-release yung langis at saka yung tubig na nasa loob ng makina. Yung mga brakes, kailangan ding linisin. Brake cleaner, kailangan nyo na ng brake cleaner kasi napaka-pronto ng kalawang. Saka yung chain. Ito paglinis ng chain. Kaya nyo maglinis ng throttle body kasi talagang pasok lahat yan. Lahat ng kalublooban ng throttle body nyo, pinasok na ng ulan. Ngayon, sa panggilid, sa mga scooters, pwede rin siya. Sa chain naman, pwede rin to panglinis ng chain. Tapos, applyan nyo kagad ng lithium grease. Okay. Yung chain loop para maiwasan yung kalawa, maagapan yung motor kasi sayang para maagapan yung mga dapat kalawangin, pati gasolina. So sa mga FI, pag na-pull out nyo yung fuel pump, siyempre palitan nyo talaga yung fuel filter kasi pinasok na rin yung tubig yun. So pagkatapos nyo na lahat, na-drain nyo na lahat yung langis at saka wala ng tubig, na-drain nyo na rin yung tubig sa loob ng makina, mag-change oil kayo agad. So sa mga scooter naman, yun din ang gagawin, same way lang din, i-drain nyo yung maigi rin yung langis. Pagkaiba lang sa manual at saka sa kasi yung scooter matic. So, kailangan din ng gear oil. Ganon din, i-drain din ng maigi yung gearbox niyo para maiwasan na parang nana na yung loob. So, siyempre, pati air cleaner filter kasi front ng ano yan, front din ng ano yan. Mabasa talaga ng tulo kasi nasa pa mababa na parte yung air cleaner yan. Lulubog din sa bahay. Oo, lulubog din siya sa bahay. Pati fuel din, drain na rin, pati fuel filter. Kung talagang pinasok na matindi yung baha, yung motor niyo. Kung alanganin talaga kayo, nalinis nyo na yung motor niyo, siyempre, unahin nyo talaga paglinis kasi dumi yun. Marumi yun. So kung nalinis na, nagawa nyo na, na-change oil nyo na, nalinis nyo na yung tanke at alanganin pa rin kayo mag-on, natatakot kayo, the best niyan, dalhin mo na lang sa trusted mechanic nyo para sigurado. Kasi bago i-on kasi yan, chicken muna kung wala, may short pa. Kasi siyempre topic yan eh. Baka may short sa electronics. Oo, sa mga electronics. Yun lang po mga boss, mga sir. Sana po nakatulong kunting tips natin at ingat po tayong lahat sa mga nakasalanta ng bagyo at nabahaan.